good afternoon, good evening. Welcome back to our channel, It's a Trap. So, ito na po ang video po, no? Kauna-unang video pagkatapos po na matagal na pahinga, no? Patungkol po sa paghalaman or carnivorous plant. So, alam niyo po, kaya po ako natagalan mag-video sa maraming reason, no? So, nag-ano po kami, madalas po kaming mag-bike ngayon ng aking anak at ang aking wife, no? At ganoon din, lumabas rin yung bagong games na matagal ko nang hinihintay, yung Jack the Immortal, hindi pa yung sana Android. Pero dahil, no, nakita ko na yung aking build at nakita ko rin na naubos na yung oras ko doon. No, in-uninstall ko na muna. Siguro tsaka na ako maglalaro or baka hindi na ako maglaro. Maganda po yung game, no, pero nauubos yung oras natin. Hindi tayo nakagawa ng video. So, no, kaysa naman yung pagbabike yung itigil ko, no, ayun na lang. No, so siguro gagawa rin ako ng vlog tungkol sa pagbabike dahil napakaganda po pala talaga na mag-exercise using po yung pag ano, yung bike mismo. Kasi may bonding na kayong pamilya, ng asawa at anak ko. No, so healthy pa, matipid pa sa gasolina dahil hindi tayo na ganun. So anyway, so pinakita ko po diyan yung mga grapes, nakaka-prune pa lang. So yung mga nakanood ng video na to at kung kayo po bibili ng kahit ano sa aking Shopee page, no, meron kayong free na grape cuttings kung gusto nyo lang, ha. So ayan po yung aking pambawi ngayon dahil bukod sa nagputol ako dyan, no, ang dami ko ngayong grape cuttings. So may presyo po yan, 35 ang non-rooted and 70 yung rooted. Pero kung kayo nakanood dito, no, free po yung cuttings pag kayo po ay umorder ng kahit anong item, no, sa Shopee, no. So sabihin nyo lang na kayo nakanood na itong video na to at bibigyan ako po mismo talaga ang nagpapak niyan at namimili, kaya makakasigurado kayo na yung best sa batch, no, ng ating mga alagang halaman pati na rin ng mga grapes and other, no, products, no, dito sa ating Shopee page, no, ako po mismo ang nag-aasikaso halos lahat dahil ngayon po wala akong masyadong ginagawa. So minsan tinutulungan ako ng wife ko pero sinisupervise pa rin natin. Kaya maingay, baka magalit. So ayun. Ayan, no. So ito po yung ating mga, no, kalagayan ng ating mga carnivorous plant ngayon, no. So ayan, ito yung mga seed grown ng mga sarasinya, ayan na lang natira. No, so pag hindi niyo po inaalagaan, no, yung inyong mga halaman, then, ano, yung bibili lang kayo tapos hahayaan niyo na lang. Unless ito established na talaga, no, mabubuhay yan, no. Pero kung nag-uumpisa pa lang kayo at yung hahayaan lang yan, no, sigurado, no, pag hindi napaka, no, yung kumbaga suitable yung inyong lugar, matutuluyan yan, no. Ako nga na medyo, no, lumang taon na yata more or less, no, na tayo po ay nag-aalaga ng carnivorous plant, namamatayan pa rin kahit ngayon, no. So kahit basic yan, common na halaman or yung mga mahal na halaman, no, mamamatayan sa inyo kung hindi nyo bibigyan ng tamang atensyon, pag-aalaga, no. Parang ano rin po yan, eh, no. Parang yung relasyon nyo rin. Pag hindi nyo inayos yan, hindi nyo binigyan ng time, no. So no, time na lang mga pagsasabi kung kailan po yan na madidisgrasya at mamamaalam. So ayun po, no, sana po, ano ba yung kuya, ano ba dapat yung gawin namin, no, kung sakaling, no, kakabili lang namin or meron na kaming established, no, na plant, no, na sa aming growing area, anong dapat namin gawin, ano yung mga dapat, no. So unang una, no, basic lang, stick to basic, yung basic care. Kailangan low ppm yung medium nyo. Low ppm, ano bang ibig sabihin ng ppm, sir? Parts per million or yung minerals na nandoon mismo sa loob ng inyong water, yung mineral content ng inyong water and ng inyong medium. So ayan, no, low ppm or low mineral dapat yung inyong water, yung inyong medium
no? At sana no, may enough sunlight silang nare-receive. Ayun po ah, yung tatlo na yon, huwag niyong kakalimutan, no? At ngayon po natag-ulan, no, malamang hindi lang ako nagkaroon ng punggos sa aking medium, no? Kasi kumapal po ng gusto itong grapes, no? Kumapal ng gusto yung aking grapes at hindi po nabigyan ng no, ng enough sunlight itong mga alaman natin. Okay lang naman sa akin, kaya lang po, no? No, hindi naman namatay yung mga Venus flytrap, kundi yun lang, no? Eh, nagkaroon ng punggus. Pero yung punggus naman po yun, eh, hindi po naging dahilan para mamatay yung aking mga plants. Eh, talagang tag-ulan po ngayon. Eh, ayun po, no? So, pagka walang enough sunlight yung ating growing area, so, maaring mag-form yung mga punggus, no? At bukod pa doon, no? Dapat, no? Huwag nyo na pong i-water tray yan. Kung lagi nyo namang dinidiligan at na-uulan na niya, no? Huwag nyo na pong i-water tray. No, so kasi pag yan na naka-water tray, mag-water lag yan. Pag yan nag-water lag na matagal at hindi nyo pinansin dahil ayun nga, alam ba, kung mabisi kayo, no, mangingitim yan yung leaves niyan at after na mamangitim ng leaves, no, eh, mamamatay yung rhizome niyan dahil syempre walang photosynthesis na nangyayari, tapos water lag pa, no, tapos may mga magka-peste man dyan, eh, di kakainin yung rhizome. At mamamatay po yung, halimbawa, Venus flytrap nyo. No? Sa mga nefentes po, no, once established yan, no, hindi nyo po kailangan ng masyado maintenance kasi madaling alagaan ang nepenthes. Unless, no, maliliit pa po yung inyong mga nepenthes. Ito naman po, no, sa Cephalotus. Sa Cephalotus po, halos, ano, para sa akin po ngayon, madali na po ang Cephalotus. Mula nung hindi ako nag-water tray, no? Kaya lang po nakikita nyo din naka-water tray yan kasi yun nga, may bago tayong ibon. Nagamit ko yung isang tray na nilagyan originally ng Cephalotus. So inilagay ko muna sila dyan pero mamaya or bukas, no? Ilalagay natin sila sa ano, walang tray na cage, no? Bakit lalagay nyo sa cage, Kuya Print? Diba meron na kayong growing area na maayos-ayos dyan, no? Nga po, kaya lang, no, may mga minsan po nakakalimutan isarado yung pintuan ng growing area. No, nakakapasok po yung ano, nakakapasok po yung halimbawa may daga or pusa. Mas hinihigaan yung mga plants. So better kung ilagay niyo sa ganyan, no, na cage or kaya yun nga, no. Wag niyo hayaan na magkaroon ng access yung mga alaga natin na pusa or daga. In my case, hindi ko po yun alaga. No, tumatambay talaga sila dito sa aking growing area. Siguro dahil mahangin at maganda po yung ano, pwestuhan. So ayan po, no. Pagka ang inyo pong Cephalotus kararating pa lang, wag niyo munang paarawan ng husto. No. So ilagay niyo siya sa medyo humid na lugar, no. At pag may mga new growth na yan, no, tsaka niyo po i-expose, no. Wag niyo pong hayaan na tumagal naman sila sa shaded. No, mabubuhay yan dyan, kaya lang puro green ang lalabas dyan, dadami dahon, no, minsan advantage yun, di ba, na dumami yung dahon nila. Pero no, maganda rin, no, na sila'y naarawan ng husto para hindi naman mag-form yung mga punggus. So ito po pala, no, yung mga successful pollination natin. Ayan, no, sa susunod po, pag susunod na magbulaklak po yan, gagawa natin ng video. Kasi nung una po na nagbulaklak yan at nag-pollinate ako, no, ay hindi po ako confident na magsiging successful, pero no, medyo madali lang pala, no. Hindi naman po sa pagyayabang o pagtataas ng bangko, no. Madali lang po talaga pala ang pagpo-pollinate ng nepenthes. No, kinabahan lang ako na baka sabi ko hindi maging successful, nakakahiya kung hindi ko ma-update, no. So ayun po, no, madali lang po pala mag-pollinate. At susunod po, no, bibigyan ko kayo ng mga ano, guide tungkol doon, no. So ayan, no, dalawang taon mahigit na nagbulaklak na sila. So ganun pala kabilis rin yung mga hybrid na lumaki. So nandito po yung mga pinamimigay naming mga cuttings ng grapes at may mga rooted na po dyan dun banda sa harap. Ayan. So ganun lang po, no, pagka naka-receive kayo ng cuttings, no, ilagay nyo lang yan sa cockpit or sandy loam soil, no. At mas maganda yun, idiretso na sa lupa para hindi na kayo maglipat. No, gusto niyan eh hindi po masyadong magalaw pagka bagong tanim. So yun lamang po. God bless and bye-bye. See you on the next video. And sana po ay may natutunan kayo ngayong araw na to.
God bless. Bye-bye. I can't see.